Halimbawa, kahapon, 20 ang nag-inquire, 10 lang ang bumili. Anong nangyari dun sa 10? Okay? Doc, pina-follow up. So, ganun, dapat alam nila. Ito sa atin po lahat, ha, business owner. Wala dapat isang prospect na nawawala na hindi natin alam ang dahilan bakit hindi bumili. Okay? Alright? Then, how many more to follow up and... Positive Day Believers, this is Dr. Gigi D. Sunga. I'm the CEO of Rockstar Technologies Incorporated. Alright, so ngayon, mag-part 2 tayo. Part 2, ang solusyon natin sa mga maihina ang benta. So ito po itanong sa atin na isa sa mga followers natin. Kaya sagutin natin. Yung una natin, part 1, we discuss the 5 social media solutions. Alright? So ngayon naman, punta tayo sa marketing and sales team natin. Alright? So sa lahat ng mga business owners, so para sa atin lahat to, CEO or entrepreneur, or ikaw ay leader ng marketing and sales team nyo. So kung humihina ang benta natin, baka factor ang marketing and sales team. So pagtuunan natin ng pansin. Yeah, let's go. Let's go. Alright, so simula na po tayo. Let us just first understand the role of marketing and sales team. Okay? So, sila po ang iyong arm. As a business owner, extension mo sila. In your behalf, in your company's behalf, sila po ang nakikipag-communicate sa client. Sila yung nagko-close ng deal. Kaya napakahalaga po nila. And since napakahalaga ng marketing and sales, ikaw na dapat business owner, your number one target is to win their heart and mind. Alright? So, dapat sila po ay, you know, you have to find ways. Okay? Paano ba ma-win? You have to win them. Otherwise, they will be working ng malayo sa company. Ibig sabihin, malayo, malayo ang puso sa company. Malayo ang puso sa'yo. Malayo ang isipan sa company. Okay? And we don't want that to happen. Okay? Kaya number one, ito, makatulong sa kanila. So, dapat we have to win. And alam nyo, when you want to win person or a people or certain people, when you want to win their heart, anong ginagawa natin? We are giving, di ba? Inuunawa natin and we give more. Alright? So, kaya first natin, no, dapat natin gawin. You have to know their work preference. Yan. So, alamin natin anong environment ang best na nakakapag-work sila to the maximum level or to the highest level. For example, so, dapat alamin natin through one-on-one conversation or by observation or directly, you can ask them, ano bang gusto mo? May sounds? May music? Diba? May mga ganun tayong empleyado that they work well kung sila po ay may music na naririnig or with coffee on the side. Huwag na natin pagbawalan coffee or merong mga, anong tawag doon, peanuts or cornic na kinakain. Ayahan na natin yon. Okay? So, you have to understand and know and provide the work preference or work environment na kaya nila mag-work. Okay? So, sa lahat ng mga business owner, na-consider ba natin yan? Diba? Misan, hindi na natin kino-consider, di ba? So, you have to consider that. Alright? Kung kaya mo, i-provide mo. So, like, di ba may mga companies na may pantry, they can have their coffee anytime, di ba? Or pwede silang lumakad, umakyat sa balcony, sa terrace kami, yung team ko. Pwede silang umakyat. Si Sir, si Direk nga, Direk, ilang beses ka ba umakyat sa taas? Ano ang ginagawa mo? So, nagre-relax, umiikot siya. It's fine, wala naman problema. Diba? Siya naman yung umiikot eh. Alright, so second po. Okay, i-ano mo rin, tinan mo din ang iyong mga team. Did you hire? Tanong mo to sa sarili mo. The right person. Yung bang nasa marketing and sales mo, sila ba ay tama dyan? Alam nyo, misan, di ba, wala na kasi tayong mahanap ng marketing and sales, di ba? So, kinukuha natin. Sige, graduate ka ng ganito. Sige, ito yung background mo. Kinukuha na natin. Kasi, ang akala natin, kaya nating i-train in a small period of time. Hindi po. Okay? So, kung meron kang choice, option, pagtiyagaan mo, maghanap ka talaga ng una, may experience na sa marketing and sales. Okay? Second, that's their background. So, yan talagang qualification. Pag ibang ginagawa nila for how many years, dinala mo sila sa marketing and sales, mahirap po. Mahirap po ang battle. Okay? So, baka magsawa ka kakatrain. Eh, Doc, wala nang option. Kung wala nang option, so, pagtiyagaan natin i-train. Okay, so, eto mga sasabihin natin. Ito yung mga didiscuss ko. Okay? Pero kung meron kang option, maghanap ka talaga ng qualified person. Okay? So, alam nyo, na, ako tinitingnan ko, napakalaga ng energy level. Energy level and enthusiasm. Iyan ang hinahanap ko sa marketing and sales. Kaya you can apply. Pwede kang mag-apply. Doc, mataas ang energy level ko. Alam mo, meron siya taga Manila. Nakita ko siya umatay ng seminar namin. Sabi ko, sige, you're in. Nakita ko palang pagkita niya. Hi, Doc! Ang energy level, tumataas na. Ang taas niya na eh. So, yun, pwede yun. Okay? Alright, and number 3 po. Habang tayo nagkakape, kape po tayo. By the way, bago tayo magtuloy, no, announcement lang tayo. Sa lahat ng mga companies, public and private agencies, no,
pwede rin public and private schools. So if you need a speaker for your marketing and sales team, yan, pwede po ay mag-message sa personal FB ko. Or if you need coach, yan, so para, or you need mentor, kagaya mamaya, meron tayo coach, business owner from Capiz. So ito po, ano namin, pag-usapan natin. Meron na siyang business model, tapos ito yung mga questions niya. Online lang po. So you can have your appointment. Ang business niya po, electronic audio, yon. Yan, so ganun po, ang nagaganap ang online namin. So meron na kaming mga preliminary questions sa kanya din para discussion na lang kami. Pwede rin po tayong face-to-face. Mag-PM ka lang sa personal FB ko. And last na lang, no, meron tayong webinar October 28 sa Zoom. So the 4% focus of an entrepreneur. Mag-message ka lang po, okay? And of course, last na lang announcement, no, IMG Rockstar. Salamat gusto mag-start ng investment. And Kaiser, 3-in-1 po yan. Health insurance, life insurance, and investment opportunity. Mag-PM ka sa personal FB. Ako po ang personal na sumasagot. Let's go, let's go. Alright, and number 3, ito. Yung marketing and sales team mo, lead them to be number driven. Dapat number driven. Alam nila agad na they must be aware na dapat ang pinag-uusapan nyo sa marketing and sales numbers. Kaya dapat meron din silang calculator. Dapat may pa-calculator si Mayor. Dapat ikaw na business owner, may tingi-tingi sa silang calculator. Or kung may computer naman, okay? Kasi ako traditional eh. So, bahala na kayo doon. Basta may pang-compute, okay? So, anong dapat? Ito po. Dapat ito kaya nilang sagutin. Turuan mo sila. Meron kayong mga practice. I-orient mo sila. First meeting pa lang, sabi mo, tinatanong ko to. Or first, early in the morning at sa gabi, dapat tinatanong natin to. Sa gabi, bago umuwi, okay? First, dapat sanay sila na sumagot sa mga ganito. Ilan ang nag-inquire? How many inquiries do we have today? How many follow-up yung ginawa mo? What happened to the 10 person na nag-inquire na hindi bumili? Dapat alam nila sagutin. Halimbawa, kahapon, 20 ang nag-inquire, 10 lang ang bumili. Anong nangyari dun sa 10? Okay? Doc, pina-follow-up. So, ganon, dapat alam nila. Ito sa atin po lahat, ha, business owner. Wala dapat isang prospect na nawawala na hindi natin alam ang dahilan bakit hindi bumili. Okay? Alright? Then, how many more to follow up? And, ito, alam din dapat nila ano yung percentage nila ng achievement target. Okay? Alright? And number four po. Ito po, napakalaga. Give them SSP. Okay? Orient mo sila sa SSP. Ano daw ang SSP? Ito po yung simple standard procedure. Simple lang. Simple lang mo lang ang procedure. For example, sa closing nyo, anong gagawin pag may nag-inquire? Okay? Second, ano yung sasend niya? Poster ba yung video mo? Okay? And third, kailan dapat mag-follow up? Ilang araw? Dapat may procedure. And ano yung tanong ni clients na dapat niya na mag-close? Alright? So, dapat may simple standard procedure ang marketing and sales mo. Alam nila dapat ang gagawin first. Step 1, 2, and 3. Alright? And number 5, ito. Ito, nagaya natin sa Google, no? Apply the 20% format of Google employee. Ano po yun? Ito po yung, si Google po, binibigay niya ng 20%. Ito po, ha. Google is allowing their employees to use the 20% of their time to do other things para mas makatulong sa Google. And they have crafted different programs out of that. Okay? So, pwede mo rin gayahin. Allow your marketing and sales team na mag-YouTube, magbasa, kung ano-ano gustong gawin para makagather ng new information 20% of the time. Huwag silang bawalan. Kung misa-misan nanonood ng something like that, ikaw din mo makikinabang eh. Huwag masyadong higpitan sa mga ginagawa. Huwag mong, sabi ko nga, do not spend your time bantayla empleyado mo. Okay? Allow them to have no, ano, may stimulate ang mga brain nila. Kasi pag may nakitang video yan, nakakaisip ng ibang ano eh, paraan, di ba? Alright? And number 6 po, eto, let them be your work in progress project. Okay? So, ibig sabihin, work in progress, ini-improve natin, unti-unti. First, apat po, okay? Their personality, skills, EQ, and relationship skill. Diyan tayo naka-focus, okay? And last, dapat ikaw din, okay? You are work in progress in terms of your personality, skills, emotional EQ, and relationship, okay? We are not perfect, pero dapat nag-improve tayo para nag-improve ang marketing and sales mo at para mag-improve ang benta natin, okay? Yan ang mga solution sa mahina ang benta. Okay? So, sana nakatulong ang ating vlog. PM ka lang if you need our assistance, okay? And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo babago at mula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Salamat. Kapi po tayo. Let's go.